magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat din ng mga nakatutok sa atin all over the world. Ako po si Jai Ho at welcome sa Hotspot Exclusive. Live the live! I'm with Cyril Manabat! Hindi na kami hati sa ano, sa screen. Totoo! Marami-marami tayong ginawa ng Zoom. Puro Zoom po tayo. Hello po mga kapamilya! Thanks for having me po. I'm excited sa magiging chikahan natin kasi alam naman natin, no, gabi-gabing pinag-uusapan ang ito considered as pagbabalik, diba, ni Cyril Manabat talaga sa pagiging artista after ng kanyang, kung tawagin natin sa industry, diba, parang awkward stage pa kung tawagin yun. Pero I remember nung nag-chikahan tayo sa Zoom, parang hindi ka naman nag-awkward stage talaga. Parang choice mo talaga na kasi mula pagkabata, wala kang normal na childhood, gusto mo ma-experience naman yung normal mo yung naganap. Yun po, sobrang masaya po ako na ito po yung naging comeback ko and masaya rin po ako na na-enjoy ko po yung pag-regain ko ng childhood ko and yung pagbabalik ko po dito sa kinalakihan ko pong mas malapit talaga sa puso. Totoo yan. Thank you po. Yes. And of course, congratulations kasi syempre, sa Dirty Linen po, gabi-gabi nga siyang trending. Anong say mo na talagang ang init ng pagtanggap sa bawat isa sa inyo doon sa teleserye? Ayun, sobrang saya po, tsaka sobrang nakakawala po ng lahat ng pagod na napagdaanan namin. Tapos, hindi ko po in-expect na mag-click po or kakagatin ng mga tao yung character ko. Kasi, ako po personally, nung malaman ko po yung nasa script, yung nakita ko yung mga lines ko, parang sabi ko, anong purpose niya? Bakit ganun siya kababaw? Parang nasa isip ko po na kung ako yung makarinig ng ganitong klaseng tao, baka ma-apekto sa mga. So, sobrang natuwa po ako na sobrang opposite yung pagtanggap and pagtangkilig po ng ating kapamilya. Kaya, super sarap po sa puso na unexpected yung pag-love nila kay Tonet. Tapos, actually, ito yung lumalabas po ko, hindi Cyril, hindi na Agua, hindi na Momay. Uy, yung followers mo! Hindi na po yung ano, yung dati kong identity. Yung followers mo, yung bashers mo. Okay ka na ba? Nakakatuwa na talagang gustong-gusto po nila and tumatatak po sa kanila yung mga bababaw kong linya. Uy, in fairness. Eh, paano mo binigyang buhay? Ayan, yun yung pinag-uusapan natin. Nung nakita mo na ikaw si Tonet, di ba, sabi mo nga, reaction mo, tama ko naman ang mga linya ko. Pero syempre sa ano yan, imaging, branding, ganyan, papa. Di ba may gano'n yes, yung anong favorite color ni Tonet? Bakit siya gano'n yung bubog niya? Pinaghandaan ko po siya siguro, hindi naman super hirap kasi parang naging inspiration or naging sa example ko po yung mga karaniwang pong Gen Z na talagang sobrang obsessed sa followers. Na, kasi hindi po talaga makakaila na yung mga Gen Z nowadays, sobrang nandun lang po yung focus nila sa likes. Ano ha, hindi po namin sila, natin sila gini-generalize. Kumbaga, yun yung observation na may maraming mga ganun na parang kaya sila nasi-stress. Hindi naman lahat, hindi nasi-stereotype, pero meron at meron po talaga and obvious naman po na may kita po talaga tayong ganun. So yun po yung mga iniisip ko na paano kapag ako yung ganito or paano if sa akin nangyari to tapos ito yung kalagayan ko, ito yung mindset ko. Parang iniiba ko rin po minsan yung pag-iisip ko or kung yung katauhan ko, parang nilalagay ko talaga sa sarili ko, ay ganito ako kababaw, ganito ako ka-obsessed sa followers ko. So isinasabuhay ko lang po yung mga nakikita ko sa social medias na ganun po kalala yung obsession sa followers. Na ganun yung mararamdaman mo. Ganun yung preparation na ginawa ko. Immersion, internalize, kung tawagin natin, diba? Yes. Siyempre, gusto rin namin malaman, ikaw ba ay handpicked for the role or nag-audition ka? Kaya ko yan tinanong, kasi siyempre, isa sa mga taga-Dirty Linen din, si Jenica, diba nabanggit niya sa interview niya sa akin na parang siya lumapit talaga siya, para kailangan po ng project, baka meron po kayo. How about Cyril? Actually, ayun po, simula po ng Wildflower, hindi naman po ako, thankfully, thank God, hindi po ako nawala ng offers and sadyang gusto ko lang po talaga mag-focus sa personal life ko, sa family, sa friends, gumising ng may normal na buhay, na walang iniisip na schedule, ganyan. So, naghihintay lang din po, nung medyo napifeel ko na po na committed talaga ako dito sa craft ko. Para naghihintay lang po talaga ako ng call na hindi maihindian or call na talagang magiging malapit po sa heart ko na
hihilain po ako pabalik dun sa sinimulan ko. And ito po, hindi ko rin po alam kung ba't ko siya natanggap agad. Kasi nakakuha lang po ako ng call from Miss Kiss, my manager, na parang inaalok po ako ni Miss Kylie to work with Francine. Yun lang po yung alam kong cast. Hindi ko po alam na Dirty Linen siya. Hindi ko po alam na about Vengeance. Hindi ko po alam na ando sila Sir John, sila Miss Janice. Lahat ng malalaking cast na kasama ko po. As in, wala po akong idea. Ang tinanong lang po sa akin, inaalok ka to be antagonist with Francine sa isang show. So yun po, kung gusto ko daw po ba. Eh, nung panahong yun po, maingay po talaga ang pangalan ni Francine. And magandang offer po yun na makaka-work po ako with someone na alam ko pong same age ko and magki-click kami personally or dun mismo po sa pagganap sa mga character. So, ayun, nung nalaman ko pa po lalo dun sa story ko kung sino yung makakasama, parang dun po ako na buti hindi ko pala pinalagpas tong offer na to. Kumbaga, perfect. Diba? Marami ako nababasang comments eh, dun sa pag-portray mo kay Tonet. Sa mga nagmi-memes, diba? Sa Facebook, mga... parang Ana Manalesas is back. Diba? Parang ganyan. Tsaka may nakita akong comment na sabi sa Twitter, iba daw talaga yung mga child star na mahuhusay at yung pagbabalik ninyo, pinapatunayan nyo talaga sa maraming tao na hello! I'm back! Hindi, joke lang po. May ganun po kasing like. Kasi alam mo kung bakit ba si Miles, di ba? Oh. Sobrang nagtitending din for Batang Quiapo. Tapos ikaw naman sa Dirty Linen. Tapos ang dami pa. Sa Darna din, di ba? Mayroon din ang mga tunay-tunay, sina Mutia, sina Sijan. Di ba? Pinapatunayan nyo na yung mga dating bagets, hindi lang nag-stop dun sa pagiging mahusay na child star. Kundi hanggang sa nang nagdalaga, nagbinata, nandun pa rin yung galing nyo sa acting. Nakikita mo yun, yung mga comments? Yung ano po, pag pinapashare po sa amin sa social medias, nababasa ko po yung ibang comments. Wala kasi akong Twitter, so hindi ko po nababasa. Hindi ko po alam na, uy, trending ka ganyan. Sinasabi lang po sa akin, kaya nakakatuwa. Pero yun po, may mga nababasa po ako and napapanood ng mga edits na yun, parang sobrang nare-recognize nga po. And sobrang nakakatuwa po na grabe, ganun pa rin kainit yung pagtanggap po nila sa akin. Yes. At kaya ako natanungin, kasi ang susunod kong question for you, si Tonet, she cares a lot about dun sa followers niya, ganyan. Ikaw wala kang Twitter. Si Cyril ba ay ganun din sa tunay na buhay? Parang pares ba si Tonet na parang sa Instagram? Sa ikaw mamatay. yung walang followers, ikaw mamatay. Dati ganun. Ay ako, magiging honest ako, siguro nagsisimula pa lang yung trend ng digital. Parang talagang into views, into likes talaga ako. Na parang tinitingnan ko. Hindi naman ako yung dun tutok yung buong buhay ko. Pero tinitingnan ko kung may pakialam kayo tao, yung ganang-ganyan. Pero nung dumating yung time na siguro maturity na din, parang nakita ko na lang na mag-post ako whatever I want to post. Pero syempre careful ka pa din kasi nga alam mo naman yung trabaho mo. People can judge you kahit na anong ilalim mo, maganda man or hindi maganda. Eh, minsan di pa nalilimutan natin kasi naisip natin, tao lang naman din kami. Gusto rin natin mag-share. Gusto natin mag-express or something. Wala na, parang dead man naman ako sa likes, sa followers. Ako parang naging outlet ko siya to express yung feelings na gusto kong i-share to the world kung i-judge man nila din ma. Ikaw, syempre ako, yung edad ko naman siguro, deserve ko naman yung ganun. As a 19 years old, as a Gen Z. Siguro dumaan din po ako sa ganung lalo na po nung mga panahon na wala pa po ako sa 100k followers. So parang lagi kong, di ba dadaan po tayo sa stage na kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Ay, bakit siya ang bilis magka-engagements, ganyan. Pero, sobrang bata ko po, mga 12, 11. So, siguro po given naman, may inggit moments po tayo. Pero, nalagpasan ko naman din po yun. And, naintindihan ko po na hindi naman talaga doon umiikot ang mundo. Mm-hmm. And, hindi ko rin naman po ikabubuhay ang number of followers and likes ko. Pero, dumaan po ako doon. And, totoong nangyayari naman po yun. Sa lahat yan. Pero sa ngayon, thankful po ako na hindi po doon nati-circulate yung yung life ko. And sobrang iba po ako kay Tonet na bawat galaw, miski naka red carpet. Oh yeah, yeah, ganyan, welcome to my vlog. Ngayon, kung ano lang po yung feel ko na kailangan i-post and need talaga i-post. Kasi
mas gusto ko po yung personal kong na-experience and personal ko pong nakikita kaysa puro digital. Mm-hmm. Alam mo, sa totoong buhay, di ba tayo sanay tayong humarap sa camera, sanay tayo pagka-aarte na tayo sa teleserye or sa movie or kahit saan. Kasi ito yung world natin, ito yung trabaho na ginagalawa natin. Pero di ba pag nasa mga events tayo sa party, parang kaya pag tinatanong ako, ba't di ka nagbablog? Ba't ayaw mo? Ganyan. Lagi ang sagot ko, kasi feeling ko pagka nasa party ako, gusto ko lang i-enjoy, i-experience yung anong nangyayari talaga kasi wala akong trabaho that time, ganyan. Tsaka pag sa mga concert madalas, parang na minsan pinipilit ko lang yung sarili ko na mag-story, mag-post for the sake na, andito ako sa party nito para may babalikan ako. May babalikan ako na memories. Pero as much as possible, parang mas gusto ko pag nasa isang magandang ganap ako, tutok lang ako, ine-enjoy ko lang yung moment. Yes, apo. Ganun din po ako. Hindi po ako madalas mag-update na dito ako nag-stay or dito ako nag-experience ng fun, nag-vacation, ganyan. Parang pag nandun po ako, nandun lang din yung focus ko na nature, walang internet, walang ganito, nature lang. Pero magpipicture kasi hindi na po mababalikan yung memories. Opo, yun lang yung pangahawakan mo na, nakapunta ako dito. Pero hindi na po ako yung bawat keyboard, bawat dati ganun! Opo, dati ganun talaga eh. Ngayon, tatanungin naman kita, kung nung bata ka, syempre may mga acting coach. Di ba? Talagang kakausapin ka. Kamusta si Cyril para sa role na ito? Paano niya ito pinagandaan? Ayan. Yung paghahanda po, gaya ng sinabi ko, nag-isip lang po ako na inspiration ng Peg, ganun. Pero kung mapapansin niyo po yung ibang mga scene po doon, lalo na po yung nag-viral na pinapalaya si Sir MC, trivia lang po about sa paghahanda doon. First taping day ko po yun. So hindi ko pa po na-establish or hindi pa po ako fully prepared kung sino ba si Tonette, kung ano bang mga hugot niya sa life. Yung scene na yun po, first day ko sa Dirty Linen, sa first cycle namin mag-taping. So, ganun agad, nabawala, hysterical, na parang ang lalim-lalim ng bubog ko kay Sir Epi. Eh, wala naman kami na-establish pa po. Anong week pa po yun? So, ayun, medyo nakakatawa rin po na dun ko rin minsan napuprove na meron pa rin pala sa heart ko talaga ng space sa pag-aartista kasi nandun pa rin po kahit hindi ako fully prepared or wala po ako fully hugot. So, nakakatawa po na kahit minimal preparation, nabibigyan ko po ng justice yung scene. Ayun ang maganda. That's the magic of being an artista. Yeah. Sometimes, yung breakdown scene or yung mga talagang pabigat, diba? Minsan nauunang-kunan, diba? Opo. At saka masarap din po na ganun kasi mas authentic. Na hindi mo na, kailangan nung ganito, kailangan ganito ako, kailangan iganto ko. Parang hindi mo na po siya kontrolado or hindi na po super duper scripted. Mas nagiging authentic po yung labas kapag on the spot mo ibibigay. Tapos kung ano lang yung feel mo na kailangan gawin. Nararamdaman mo talaga, yes. O, ito na, pinag-usapan na natin ang iyong family sa Dirty Linen. Siyempre, gusto ko malaman paano mo i-describe ang iyong kapatid na si Raven Rigor, si Clint, diba? Sa totoong buhay po or sa show? Sa totoong buhay kasi gusto ko siya. Ha! Sorry nga! Gusto ko siya! Hindi ko kayo masisisi. Napakaganda ng visual ni Kuya. Gusto ko, mga anak-anak ko na yan. Hindi, hindi yung visual na talagang marirecognize at marirecognize. Tsaka na-interview ko na rin yan. So, ayaw mo. Nung nakita ko, nag-chat ko talaga, ang ganda ng hulma ng mukha. Oh. Yung facial features. So, sige, dalawin natin. Doon tayo sa totoong buhay. Sa show. And sa show, okay. Yes. Oh. Sa real life si Kuya, in one word, madidescribe ko siya as gentleman. As in, kuyang-kuya ko po siya talaga. Kasi ako po, panganay ako, and nasanay po ako na only child bago ko magkaroon ng mga younger siblings. So, sa kanya po, parang sa among the malalapit po na cast or na age ko sa buong time ko na nasa industry, sa kanya ko po na-feel talaga na super gentleman. As in, off-cam, on-cam, sobrang kuya-kuya po talaga siya. Eh, plus points po. Sa mga, may crush sa kuya ko, ayun, sobrang gentleman. And hindi lang po sa akin, sa lahat ng katrabaho namin. Tapos, sa show naman, feeling ko, pwede two words po, anger issues. Feeling ko po kasi talaga may anger issues si Clint doon. Parang lagi siyang sumisigaw, lagi siyang nagbawala, sa naghahagis ng phone, nagsisipa ng sofa. Ayun, parang may
anger issue po yung Clint sa show. Tawa-tawa ko yung nagis yung selfie nito na. Hindi ka matitigil? Burug! Pati siya punong-puno na sa kapatid niya. Ayun po. Fairness. Susunod, of course, kay Sir Epi Kizon bilang si Adore. Bilang Adore. Kasi naalala mo talaga siya sa, pag nasa standby area kami. Proud na proud ako sa kanya sa parking. Sa parking, ay, hindi no? Hindi ko po alam kung pwede ko ba sabihin yan. Pero yun po, sa TV show. Hindi, kasi yun naman yung talagang ginawa niya sa Dirty Linen. Pero yun po yung description ko sa kanya na talaga pag nakikita ko si Tito Epi, tas Dirty Linen. Yun agad yung maiisip ko. Yun, daddy kong parking. Pero sa totoong buhay po, sobrang dami. Kasi sobrang generous, ayun po, generous ni Tito, sobrang fun kasama. Siya po yung isa sa mga bumubuhay sa amin sa set, na pag nagkasama po talaga kami, kahit hanggang anong oras pa po yan, ang pakaingay po namin. And tawa po kami ng tawa kahit anong joke pa po, or anong year, or era ng joke na yung tatawanan po namin. Fair. Yeah. Dito naman, Epi Kizon naman siya talaga. Award-winning din naman si Kuy Epi. Kaya nga daw po kahit hindi nakakaawa dapat yung character. Kinakaawa siya sa sobrang galing ni Tito Epi. Correct. Kasi nga, porking na kinakaawa mo talaga. Nakakaawa naman yung mata nito ni Epi Kizon. Dapat galit ako sa kanya. Totoo. Angel Aquino, syempre. Ayan. Si Feliz. Ay, grabe. Kasi bago ko pa po makasama si Miss A, talagang sobrang fan na po ako ng visuals niya and sobrang follower po ako ng mga nagpo-post ng edits niya. Kasi, grabe, nakakatawa po yung mga nagko-comment na nakakabalik po siya. Pero totoo po, sobrang ganda ng visual ng nanay ko. So, siguro po yun yung madidescribe ko sana in one visual. Pero bukod po sa visual, sobrang generous. Grabe po yung pagiging mother figure niya sa akin. Off-cam po, ala, kinukup-kup niya na po talaga ako, promise. Hindi niya po ako pinapabayaan. Nagkatrabaho ba kayo before? Opo, pero hindi po super-duper. Like, Amorosa, na nandun po ako sa movie. Opo, sa Ikaw Lamang. Yung Julia po ako din, mother po siya ng yung Kim. So, ayun po. So, pero ngayon, talagang kukupan na. Tsaka nakakatawa po talaga, minsan nagde-date po kami pag-uwian na, tapos minsan sa bahay nila pa maghihintay. As in, super kinikilig po ako kasi girl crush ko po siya talaga, no joke. And lagi ko po sinasabi sa kanya, tapos nainis po siya, tapos sa show naman po, siguro ano po yung tawag doon, mababaw yung luha, soft-hearted. Soft-hearted, ayun. Sobrang soft-hearted niya po doon. Kaya nga po lagi daw siyang nauuto, di ba? Parang gullible siya doon sa amin. So yun po yung description. So parang ano no, parang ganun yung visuals niya, sabi mo nga. Okay. Pero pag tinalakan na siya ni Madam, ni Donya, parang lagi siyang sumasunga. Lagi siyang sumasunga yung magsasuggest siya kaya huwag ka busete. Parang ginabi. Hindi ikaw yung kausap. Oo, diba yung kausap. Nakakaawa po yung nanay ko dun, super. Pero imagine, kung ganun yung visuals mo, tapos magkumusulta. Tsaka sobrang para po siyang Wonder Woman vibes na parang ang superior niya. Pero minamata-mata lang siya ng nanay niya. Totoo. Minakatapo ba yung inaalipusta? Yan. At least, diba, nagkaroon tayo ng mga patrivias, mga first and exclusive na narinig natin straight from Cyril Manabat's heart. Ngayon, gusto ko malaman, syempre, I want to take this interview ng personal naman, syempre. Gusto kong itanong sa'yo, ikaw, Cy, I believe noon natanong ko na yun eh, kasi si Tonet sa social media ang buhay niya. Ikaw, how do you handle your social media presence? Currently po, sobrang inactive ko. Hindi rin nakaka-proud na tinatamad ako mag-social media. Kasi meron po akong mga responsibilities na dapat yung panan as public figure. Pero yun, minsan alam ko po na dapat use na tayo sa mga nababasa or naririnig natin. Pero hindi na po ako magpapaka-strong na, ay, hindi ako affected sa mga ganyan. Pero kasi sa totoo lang po, super affected po ako sa mga nakikita or nababasa or naririnig ko. Kasi nakakawalang gana po, yun po yung term, nakakawalang gana mag-social media. Kahit nasabihin ko na dapat hindi na ako nakikinig or na-affected sa kanila. Kasi nalilimutan po nila i-differentiate yung pagiging public figure na isang tao and public property. Feeling nila pag public figure ka, lagi silang may say, lagi silang may control sa kung anong dapat mong i-post. And ako po, nawawalan ako ng gana talaga pagka ganun. Kasi gusto ko lang po mag-express. And super iba po yung life ko or personality ko sa social medias ko
sa totoong buhay. Sa totoong buhay, hindi po nila ako makikita naka-glam ng ganun, kung ano yung mga pinupost ko po sa social media. Doon lang nila ako makikita naka-attire ng ganun, naka-outfit na ganun. Kasi sa totoong buhay, sobrang hindi ko po talaga pinupost kung paano ako manamit. Kasi ang paduy. So talagang sobrang layo po ng social media life and ng personal life ko. And ayun, sa pag-handle, medyo nakapawalang ganun po talaga. Dahil sobrang daming mahigit na ang utak na you just choose your battles po talaga na ayaw mo na lang din labanan. So parang ikaw, edi kung ano na lang gusto ko, kung kailan ko na lang maisipan, ganun. Hindi ko sila kailangan i-please and hindi ko kailangan mag-adjust para po sa kanila. So kapag medyo mas gumanda-ganda na po yung nawala yung katoksika, confidence ko and katoksika nila, tsaka po siguro magiging mas active. Totoo yun. Sobrang pinapakinggan kita. Nakita mo yung tingin ko sa'yo, yung pakikinig ko sa'yo. Kasi parang, I remember my interview before, sobrang hindi pag, malala na rin naman noon. Pero ngayon, grabe. Iba. Talagang iba talaga. Lahat napapansin. Correct. I just posted it siguro mga last week sa TikTok at sa Twitter ko. Yung one-on-one interview ko rin with Janella. Okay. Na parang sabi ko, Jaya, how do you handle bashers? Ganyan. Same. Ang sagot niya parang, it's sad. Kasi parang nowadays, people forget to be kind. Mm-hmm. Diba? Mapa-artista ka man or hindi ka artista, everybody can receive bashings. Diba? Ganun ang nangyayari. Kasi nga parang nagkakaroon sila ng lakas ng loob na nagtatago sila sa hindi nila itsura and they can create accounts ng talagang dami accounts nila talaga. And alam mo, ang kinawiwindang ko talaga, like us, working in this business, in this industry, even yung mga katrabaho natin, yung kapwa natin, artista, ganyan, di ba? Yung walang issue, tapos pag nakabasa ka ng something, mapipili mo na parang, kunyari, pinag-away kayo, hanbang ni Francine, or kunyari, tayo, may nagawa ako or may nag-reaction ako na, dahil kinala natin yung isa't isa ng matagal na, nagawa ng eksena sa social media, nagkaka-awkwardness, di ba? Na parang, pag nabasa mo, nagulit ba saan si Mama Jai? Si Cyril kaya na-offend kaya sa nasabi ko na wala naman sa atin yun na ganun. Pero dahil nagawa na nila ng kwento sa social media. Nag-brainwash tayo. Talagang grabe yung effort nila to ruin someone's relationship, someone's confidence, someone's self-esteem na hindi dahil weak ako kaya ako naapektuhan. Pero kasi, di ba gusto, just wanna have fun, I just wanna express myself. Tapos, yun yung marireceive ko na minsan na lang nga ako maging tao na totoo. Okay. Pero alam mo yun, sana remind lang na let's always choose to be kind. Because everybody may kanya-kanyang struggle na pinagdadaanan, diba? Maawa naman tayo sa mga tao. Kung wala tayong magandang sabihin, unfollow na lang natin. Okay naman na yun. Wag natin silang i-DM ka pa. Yun yung nakakaano kasi hindi nyo po alam pero nagbabasa po talaga kami ng message so, request. Hindi man lang namin Pero nakakasira ng buong parang nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Yun po, sobra. Parang huwag na kayong mag-effort para sirain lalo or i-down lalo yung kapwa natin. Hindi lahat na nakikita nyo, hindi porket maganda kami sa picture, confident kami. Kasi sobrang laki rin po ng insecurities namin. And please, huwag nyo nang gatungan. Hirap na kaming ibangon yung sarili namin. Maging maganda lang yung tingin namin sa sarili namin. Tapos, igaganan pa nila. So, please differentiate po talaga na di porket public figure is property nyo na agad ng public. Hindi siya public property. Kaya again, choose to be kind. Ayan, i-invite na natin sila para sa mga mas painit na mga tagpo sa Dirty Linen. Ayun, maraming salamat po sa pagtangkilik at sana huwag po maputol yung interest and yung pagmamahal niyo po sa Dirty Linen. Sana tuloy-tuloy and mas lumalim pa po yung support at pagmamahal at pagtanggap niyo po sa amin dahil marami pa po kaming pasabog at karumi-ruming mga labahe na ipalalabas. Karumi-rumi. Ganon. Thank you so much. Thank you din po. May request ako, pwede mo bang i-demo yung bago tayo magbaba, yung pagkawala ng stock ng social media. Followers, ayan, dali tayo para masaya naman tayo. Ayan, please welcome! Ayan, ang napaka kong anak, si Cyril Manabat, pero ngayon siya si Tonet! Wala na lahat ng followers ko! Nakikita mo ba yung mga comments nila? Yung mga bashers! Wala na akong followers dati! So
Sorry. Magre-reven record sana ako. Kaya na wala na. Natapon na yung phone. Mga kapamilya, maraming maraming salamat. Sana na-enjoy nyo po ang aming chikahan. Ang saya. Kwentuhan, diba? Totoo yan. Every Tuesday and Thursday po, 3:20 p.m. sa facebook.com/ABS-CBN Network. At mapapakinggan nyo na rin po ang mga episode natin sa Spotify, sa Hotspot the Podcast, sa Apple Music, at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Kasama ang nag-isang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. And ngayon, with Cyril Manabat. Keep safe, stay healthy, see you soon!